syempre mawawalan ng gana yung mga players na may competitiveness to win. Gano'ng sweldo niyan dati? 30K. May libre pa naglalaro doon dati, nalaman ko pa. Simula nung pumasok nung yung dalawang teams na yun. Sino yan? Nagka-leche-leche na yung buhay ng mga PBA players. Real talk. Oh. Sir Gakonatics. Meron tayo mainitinit na topic. Dahil syempre tayo naman, former basketball players tayo. Yes. Pwede tayo magsalita regarding sa gantong matters. Oo naman. Sure ka marunong magbasa? Graduate na ako, masteral pa ako. Basahin mo sa taas at sa baba. On an eventful day of wheeling and... Wheeling! Day of wheeling and dealing in the PBA. Let's end with this one by Nolly Iyala. Any team with no intention to win has no business being in the PBA. Kasi nga, ang nangyayari is puro mga yung iba farm team na lang. Diba? Napag-usapan na natin dati yan. Farm team ngayon, pag may magaling na player, tinitrade nila. O ngayon, may trade ngayon. Kahapon, may trade. Diba? Na-trade si Torriano to Northport, pero ilang seconds lang daw, ilang minutes lang, napunta agad sa ano, San Miguel. Diba? Alam mo yung ganun, tapos si Robert Bolick napunta ng NLEX. Dapat mas maganda kasi pag sa PBA talagang competitive yung laban, di ba? Competitive na para maganda talaga, at least marami manunood din. Kasi alam na nga ng mga tao na may farm team eh. Tama na, may point naman si Sir Nolly kasi naging ano siya eh. Naging ano rin to, commissioner. Oo, inabot ko to, magaling to bro, magaling to. Inabot gusto kong commissioner yan. Oo, inabot ko to, magaling. Isa yan to sa legend commissioner ng PBA. Di ba? Dahil yung panahon niya, nag-blossom yung PBA. Oo, oo. Tsaka tayo talaga nanonood noon. Unlike nga ngayon, alam na ng tao na may farm team, na yung malakas kukuhanin, yung ganyan. So, hindi na competitive. Oh, dahil matapang ka. Oo. Matapang ka magsalita, hindi ko alam kung ba't galit ka. Hindi ako galit, ikpapaliwanag lang ako. Okay, okay. So, sino ang team na sinasabi mo? Magbigay ka ng team. Farm team? Oh. Northport. Global Port, oh. Northport. Okay. Global Port, Northport. Tira Pirma. Oh. Kia dati, Kia, oh, Tira Pirma. Alam ko, may part din yung San Miguel na rin eh. Pati yung sa Northport, San Miguel na rin yan. Alam naman natin, kahit naman sino yung tanongin mo. Kasi nga, farm team yung sila. Ang Blackwater, hindi. Kasi may sarili silang ang ano eh, di ba? Sarili yung business. Ang Blackwater ba, gusto nilang manalo? Or nandyan din sila sa part na yan na sinasabi ni Nolly Iyala? I think nandun din sila sa part na yon. Kasi kung gusto nilang manalo, kukuha sila ng player na magalakas. Hindi nila ititrade yung first pick. Oo, oh, di ba? Alam mo yung ganun. Alaska, nawala na nga dahil alayaw na nila. Alam mo bakit nawala yung Alaska? Ito, gusto nating ma-interview to. Si Boss Wilfredo Oiteng Su. Yeah, yung may-ari ng Alaska. Kasi, nagulat, o nagulat tayong lahat bakit umalis siya sa PBA. So, yung reason niya, baka isa to. Saka sila yung pioneer sa PBA. Kumbaga, bata pa ako, high school pa, elementary pa lang ako. Alaska na lagi nagka-champion. Panahon pa ni team ko niyan, di ba? So, sila yung pinaka-pioneer ng PBA eh. Di mo? Tapos bigla silang umalis sa liga. So, hindi natin alam kung anong nangyari, bakit gano'n, di ba? Saka sila lang talaga, kahit sinong tanong mong players o mga ano, sila lang talaga ang sumusunod sa salary ng player. Pag sinabing maximum, maximum. Salary cap. Salary cap po. Walang under the table. Alam mo, yung Alaska, isa yan sa dream team ko na puntahan. Nung high school ako, college ako, gusto ko maging boss si Boss Oiteng Su. Gusto ko rin ma-experience maging Alaska player. Diba? Dahil parang ano sila, by the books. So yung ano ba, yung ganyang may farm team or yung mga play, mga teams na walang intensyong manalo, nakakaganda ba ng liga yan or nakakasama? Hindi naman sa nakakasama. Kaso, ayun nga, alam na ng tao na may farm team, parang wala nang nanonood eh. Alam na nila eh na hindi competitive yung laban. Yung malalakas na team nakalaban. Alam na kung sino mananalo. Pagdating ng mga end game, yung mga semis ganyan, 'di ba? Parang ganoon nangyayari. So hindi healthy competition yung nangyayari sa PBA kaya wala na ring nanonood. Tingin ko ha, ako in my opinion lang naman ha, kasi ano lang tao, tayo lang. Lagi na tayo naman sa PBA Moto Club. Itong pinagawa natin, opinion and suggestion tayo. Wala na to pala. Sabi nga nila, pag masakit, eh, talagang totoo. Di ba? Ganyan lang yun eh. Truth hurts, sabi nga nila. Pero tayo, siyempre, eh, sa Pilipinas naman, eh, natural lang na, kumbaga, may freedom tayo magsalita. Di ba? So, kung may naging masama sa nasabi ko sa PBA, oh, sorry, pero yun yung opinion ko, pare. Di ba?
There you go, mga ka-amazing, Jerwin Gaco. Again, nagsushoot around po yung JJ Helter Brand. Masipag talaga yan. Sobrang sipag niya po talaga. Kanina pa siya. Nauna pa sa akin yan, alas 11 nandito na. Ako 11.15. Oh. Kita-kita yung shop natin, meron tayong bagong Deban TV. Dumating na ang ating supply. Maraming salamat sa Deban for supporting PBA Moto Club. New partner of PBA Moto Club, Deban TV. Sa amin, nag-share na, abangan namin yan. Salamat. Maraming salamat. Yan. So Deban, you're amazing. Alam mo, Gax, yung Deban, local. Ano tayo? Support local tayo. Dito ginawa ang Deban sa Pilipinas. Kaya natin in-accept yung partnership natin dahil naniniwala tayo na dito sa PBA Moto Club, we also support local. Sa ilang beses ko na naging ano yan, TV, hanggang ngayon buhay pa, ilang taon na. Matibay? Oo. Binigay ko na lang sa kapatid ko yung isa eh. Dahil nga syempre, alam naman tayo, pag may bago, di bigay na lang natin sa ating mga kapatid para, di ba, meron, buhay pa hanggang ngayon, ginagamit pa nila. Thank you ka rin kay Joe. Sir Joe? Hey and Joe. Hey Joe, Deban. Nung sinabi pa lang ni Sir Sherwin Bringas na local yung gustong sumuport sa PBA Moto Club, wala na tayong isip-isip pa. Noli Ayala, any team with no intention to win has no business in being in the PBA. Ganun magbasa! Ganun magbasa! I agree with Noli Ayala. Of course. Bakit magjo-join ka pa? To promote lang your brand? Kawawa naman yung mga players mo. Isip mo na pag nagpa-draft ka, parang ayaw mo na dito dahil di rin naman gusto manalo, gano'n? Oo, kung alam mo yung team na they're not there to win a championship. If maramdaman ng players na gano'n, hindi magiging motivated din yung players. Kasi it's... The whole point in joining a team, getting drafted to a team, is one, to make your dreams come true, to become a professional basketball player. And number two, the goal of every professional athlete is to win a championship. If your team is not willing to do what it takes to win a championship, and they're just there, para lang for business purposes or whatever, syempre, mawawala ng gana yung mga players na may competitiveness to win. Malilipat yung mga yan. Paano kung yung career mo? Halimbawa, hindi ka na Hinebra. Dumating sa point na nagsimula ka tapos natapos yung career mo sa Blackwater. Feeling mo may JJ Helter Brand? Ako kasi, sa sarili ko, alam ko yung drive ko. Okay. Hindi ako papayag na being, not a loser, but just to be average. Hindi ako papayag ng ganun. I have a very high drive to succeed, into, especially in basketball. Halimbawa, nasa team ka na sobrang ayaw manalo, ramdam na ramdam mo sa player, di ba? Like I said, I'm not gonna be there. I'm not gonna stay there. I'm not gonna stay there. Yun ang problema sa PBA, wala silang choice. May choice sila, pero they only have your rights for 1 year. After 1 year, pwede ka na lumipat. So magpapahinga ka na lang 1 year? Yeah, or go to Japan or wherever. Diba? Kawawa yung mga players na, no bro, na they want to win. Siyempre, every player wants to win a championship. If you're on a team that's just there just to be there, then tama si Noli Alala. Don't go to the PBA. So naniniwala ka nga na may team na ayaw manalo sa PBA? Yes. Naniniwala ka sa kanya? Yes. Sino? Kakasabi mo lang, yung mga teams at the bottom, because they've been there every year at the bottom and they didn't do anything to improve. Diba? And then they're trading away their best players. It's obvious. Ano ba yung mga teams na sa baba lagi? Blackwater. Okay. Sino ba? Terra Firma. Oh. Global Port. Well, Global Port, naka-semis kami. Kaya nga, that goes back to ano nga, yung pinapag-usapan natin dati, yung dapat balance yung PBA. It just goes back to that. Kasi alam mo na nga sino mga magcha-champion. You only have like 4 teams. Diba? Out of what? 8, 9 teams? How many teams are in the PBA? 12. Oh, out of 12 teams, you already know there's gonna be like 4 or 5 teams. The rest, sobrang labo na mag-champion, diba? Kasi, yun nga, they're not really trying to do anything to improve the team. So, pero kung ganyan mangyari, sabi nga no, Liala, if you don't have aspirations to win a championship, so magiging ilan lang yung team sa PBA. May gusto pumasok yung Pampanga Giant Lantern. Oh. You think may competitive sila kaysa sa mga... Meron, kasi feeling ko yung management nila, they wanna win. Diba? Kasi nga, Sir Delta. Oh, feeling ko winners yung mga yan. So, it's really up to the owner. Yeah. Kasi, di ba, sabi natin dati, kwentuhan natin, yung mga nasa bottom parang nagiging farm team. Suggestion or opinion mo lang hinihingi ko? Oo.
Bakit umalis si Oitengsuk sa tagal niya sa PBA? Si? Alaska. Si Boss Oitengsuk. Kasi ako ah, from what I heard, he left kasi nga parang so super ano na yung PBA, hindi na fair. Ikaw na iniwala kasi Oitengsuk at ang Alaska, sila yung pinaka by the book sa yeah. PBA. Yeah, they go strictly by the book. Pero how can they expect to compete, like I said, if you're not giving the players? I mean, if you're number one player on Alaska and then you see another player on the other team that's not even a starting five and they make more money than you, of course you'll be like, man, what the heck? Bakit ganun? Kasi nag-uusap-usap din tayo sa mga kapatid. Siyempre, bro. Diba? As a player, you're like, man, you're gonna wanna go to another team instead of giving your player what they deserve. Yun yung ayaw ni Otengsu nangyari. Kaya umalis siya sa Alaska? Feeling ko din ano kasi, parang, yun nga, everything is so lopsided na. PBA is super lopsided, man. Kaya kailangan natin maka-interview si Boss Oitengsu. Para galing siya sa kanya mismo kung bakit siya umalis. Yeah, syempre. Right? It's better if we hear it from the horse's mouth. Kasi baka dumating sa point niya na enough is enough. This league, I don't want to be part of it. Baka kumano na yung... Kasi umalis talaga siya. And lahat ng mga boss dito sa Pilipinas, it's a privilege going sa PBA. Yeah, man. PBA is considered the best league in Asia, di ba? Hindi ako marunong magbasaan ito. Ikaw na mag-explain. Beautiful day of wheeling and dealing in the PBA. Let's end with this note. Oh, Tagalog mo lang. Okay. Any team with no intention to win has no business in the PBA. Ibig sabihin, kung ang lahat ng team ay walang intention manalo sa PBA, walang business. Huwag na lang sumali. Huwag na lang sumali. Oo, totoo yun. Yun nga, sabi nga ni Gary David eh. Yan. Simula kami nag-usap kami simula nung pumasok ng yung dalawang teams na yun. Sino yan? Yung Black Tubig saka yung Kia. Nagka-leche-leche na yung buhay ng mga PBA players. Bumaba yung value ng mga players. Bakit? Kukuha na lang ako ng mas bata kaysa dito sa matanda na mahal, bata na mura. Pwede kong utuin. 'Di ba? Ito si Rebilla, ano pangalan? Rebilla Tigalasal. LA Rebilla, magkano sweldo niyan dati? 30,000. May libre pa naglalaro doon dati, nalaman ko pa. Libre, nagbabasketball, walang bayad. PBA, libre. Ay, hell yeah. Libre, meron. Ayoko na mag-mention ng name, pero alam ko. Magkano sweldo ng ball boy? Ayan, nakausap ko yan si Rebilla. Sweldo niya, 30,000. Ayan, gusto niyo real talk. Kaya nagmura yung mga salary ng PBA kasi nga pumapayag na sila na ano na 30,000, 40,000. Siyempre, mga pag PBA lang yung mga bata, pumapayag na sila kasi PBA yun eh. Kaso nga ayun ang problema nga. Kuha siniwerdo. Siniwerdoan ako ng dati, global 30,000. Oh. Pero ang minimum is 70,000. Oh, yun nga, sweldo. Ano? 30,000 siniwerdoan ako ng global. Oh, di ba? Oh, yun lang sweldo. Real talk. Oh. Bakit di ka nagsasabi sa atin? Alam mo naman ako, hindi ako sumbungero ko eh. O ngayon, now we know. Now you know, hindi ako nagpapatulpo. Now we know. May point naman siya, Mac. Ano ba sabi mo sa diba? Nasaan pa sa mukha yung gano'n. Diba? Anong tawag doon? Nag-usap kami ni Gary David dyan. Tapat mo dito. Anong sabi doon? It's an insult kasi that's a professional league, the highest league sa... Hindi, bakit naglagay ng minimum na 70? 70 ba minimum? Yun nga yung point eh, kasi pinapatulan na ng mga batang player, mga pag-PBA lang. Yung pagbalik ko sa global, na-injured ako guys. So, siyempre, wala naman sa ako kondisyon, pinatakbo agad ako ni coach ng 17. So na-injured ako. So bago ako nakabalik, siguro 1 month. So, nakapaglaro ako 4 games. So magkano yun? 30,000 divided by 4. Oh. Magkano yun bro? 30,000, 1 month na yun. 1 month yun! Pero naglaro ako doon 3 months eh. Hindi na lang umiyak. Tas ang ganda pa ng nilalaro ko noon. Si Coach Eric Gonzalez, shoutout sa'yo. Hindi ko alam bakit mo ako nilabas. Ang ganda-ganda nilalaro ko. Alawan mo, shoutout mo dahil nilalaro ko. Diba? Shoutout sa'yo. E, tika FPU ka, diba? Wala, tahimik lang ako noon. Tinest nga ako eh. Wala akong gina-reaction pare. Wala. Sumbong ba ako? Wala. Man, that's crazy bro. 30,000 bro. Wow. Mamakla na lang ako.
Konting opinion and suggestion. Yun. Oo, yung bro. Ano yun? Ito, dito sa nabasa mo. Yung sinabi ni Noli Yala. Mayroon magsalita eh. Bakit? Totoo man sinabi ko. Any team with no intention to win has no business being in PBA. Unang question, ay iniwala ka ba sa kanila? Well, bakit ka ba sasama sa PBA? Kung wala kang intention. Eh, siyempre, makikipag-compete naman bawat player dyan eh. Bawat team, bawat coach. For me, more balanced pa kasi dati yung PBA. Yung kapanahon na namin. Mas yung team kasi dati, balance. Lahat ng team, may first five, magagaling lahat. Tama. Ngayon kasi, yung ibang team, mga baguhan, yung ibang team naman, panibitirano. For me, gumawa sila ng patakaran, ang rookie, 3 years, hindi siya pwedeng pumunta sa ibang team. Para maging balance yung team. Nasa first ten. First round ng PBA, pag rookie ka sa PBA, like example, nakuha ka sa pinakamababang team, kailangan magstay yung mga rookie doon ng mga 3 to 4 years. Pero, dapat, yung gusto din nilang salary kahit papano, makuha din nila dahil pangangailangan din nila yun eh. Para hindi rin maglaro sa ibang bansa yung mga ibang player. May balance nila yung team ngayon sa PBA. Alam ko naman balance, pero nakikita nyo naman eh. Mga rookie na magagaling, pupunta sa magagaling na team. Diba? Oh, kami dati, nananalo kami dahil sa sariling sikap namin. At kahit yung ganun yung lineup namin, kasi pag lalong nagsasama yung team, lalong tumatagal sa isang team, nagiging maganda yung foundation nila, hindi yung palipat-lipat yung mga team, ganun, ay mga player. Yung sinabi naman ni Noli Yala, para sa akin naman, may point siya. Bakit ka ba sasama sa PBA kung wala ka rin balak manalo? Parang, bamamay, pag-isipan pa nila, sugal-sugal, di ba? Yun yung pangit. Diba? Masisira yung image ng PBA. Oo, syempre, galing tayo dyan eh. So, for me, ano lang, maging balance ang PBA, bantayan nila, at alagaan nila yung mga magiging superstar natin na nasa mga UAP, NCAA na mga player para hindi na mag-ibang bansa. Yun. So, kailangan alagaan nila yon para at least dito na sila maglaro, hindi na sa ibang bansa pa. Bro, pag lumaki ulo nila, anong doon? Nasa ano yan? Yung sa mga player. Sa mga player na lumalaki ulo, alam mo yung mga karir nila hindi tatagal eh. Pag ano nang nakita ng attitude ng coach, nakita attitude ng mga ibang team, ganyan pala yan. Baka hindi rin sila tumagal sa ano, mga player, PB, alam naman natin yan eh. So sa inyo lang. Support. PBA Moto, PBA Moto Club, PBA's Moto, PBA Moto Club. Find me in the fast lane, pipe on blazing. See us going by and they yelling. Come back up with the mirror, pasok lagi.